Oh, live na. Good morning, everyone. Happy New Year. Ito ang una nating live video for the year 2020. At makikita nyo, high-tech na tayo ngayon, ano? May pagbabago. Iba rin yung damit ko kasi paulit-ulit lang yung damit ko pag Saturday. At makikita nyo, umaandar tayo. Ito po ang lokasyon natin ngayon. Nakasakay tayo. At meron, ayan, yung anak ko sa labas, oh, siya nagda-drive. Sarah Grace, smile! Yee-hee! Okay, sila yung may parentahan ng bisikleto dyan eh. So sabi niya, sama daw siya sa live ko. Ayan. Bilang katipiran, Ana, hello, good morning. Bilang katipiran, ayan, nagtitipid tayo. Kaya makikiangkas tayo sa bisikleta ni Sarah Grace. Ano, pagod ka na? Pagod ka na? Kita ka ba? Oh, kita. Okay, sige, magla-live muna tayo ha. Gusto mo lang mag-bike? Salamat sa mga tunay na magulang ni Sarah Grace. Okay, ang pag-uusapan natin, oh, by the way, I'd like to thank our viewers. Hi, Carmi! Okay, Carmi, nasa neighborhood ako, nasa Emerald Street ako. Ayan! Oh, ma-appear-appear na yung anak ko sa labas, si Sarah Grace. Kaya ako anak sa labas kasi nakikita ko lang siya pag lumalabas ako. Asa si Budang? Bakit wala si Budang? Hindi kay kompleto. Di kompleto casting. Okay, I'd like to thank everyone who prayed for me yesterday, yung sa aking blood test. Ay, tatalagin mo. Okay. Okay, medyo nakarami ako kahapon. Naka-apat na tusok. Ingit kayo, apat ako, kayo wala. Okay, thank you sa mga tao sa Cardinal. Huwag ka magulo. Okay, ang tawag dito. So, okay naman po, kabado ako sa blood test na yun. Kinda, kasi end ng November tsaka end ng December hindi ako nagpa-blood test. So, inag-aalala ko kung baka ano na yung meron doon. Okay, bati muna tayo. Good morning, Tita Bench Yao! Okay, Cancer Warrior na matapang. Tita Bench Yao. Okay. Si Tita Benjita Maldita. At saka si Angelica Carbon. Ay, estudyante ko yan dati. O, naalala pa kita. Ang ganda mo ngayon. Hi, Chini Batilio. Okay, uy. At tweet-tweet. At tweet-tweet ni Bebe. Alright, so pag-usapan natin ngayon ang 10 tips na kakaiba. Hindi, yung iba rito kakaiba. Dinagdag ko na rin yung iba. Okay, para maging healthy ngayong 2020. Okay, kasi syempre marami may mga goals na maging healthy ngayon. So tutulungan natin sila. Talaga, appear. Okay, ito healthy tong batang to. Halatang halat tayo. Talaga, gumanon eh, no? Huwag ka magulo, ha? Okay. Number one na tip to be healthy ngayon 2020. Mag-swish. Ano yung swish? Let's do the swish. Okay, ang swish. Kumuha kayo ng virgin coconut oil. Bumili kayo sa grocery o kaya sa palengke. Virgin coconut oil. Tapos imumog. Ganun, nagsuswish ka ba? Ganun ka. Dali. Ayan. Imumog ninyo sa lahat ng mga parte ng bibig ninyo. Mga 10 to 20 minutes. So, paglagay nyo in the morning pa lang ha, bago kayo mag-toothbrush, bago kumain, bago uminom ng tubig or anything, i-gargle nyo ng ganyan. Okay, 10 to 20 minutes habang kayo nag-aayos-ayos ng mga iba't ibang bagay doon. Ano ang nagagawa ng pag-swish ng virgin coconut oil? Yung mga bacteria, yung mga, anong tawag mo rito? Bacteria at mga toxins sa bibig natin, tinatanggal nyo ng oil, okay? Kumakapit dun sa oil. Ano? Tapos, after 10 to 20 minutes, saka kayo mag-gargle at mag-toothbrush. Bakit kailangan tanggalin yung bacteria? Kasi may nag-comment, nagsabi, ang dami raw ng bacteria sa bibig ay kasing dami ng tao sa earth. Oh, eh naman, naniniwala ka ba dun? Diba? Hindi, ako din hindi. Ganun kadami bacteria, paano sila nagkasya sa bibig? Okay, meron naman nagsabi, conservative, 5 ang uri ng bacteria sa bibig, okay? Hindi. Ima, nakalagay, nakita ko eh. Okay, tapos, ang tawag rito, so i-gargle na, ay mag-swish ng virgin coconut oil every morning. Yun yung tip number one, the swish. So, una yung bibilihan pagpunta nyo sa grocery ngayon ay virgin coconut oil. Alright? Sige, parang siga tayo ha. Talaga may nandito tayo sa gitna ng kalye, nakapwesto. Okay, ang ganda ng bike namin. Okay, number two, paano ang tamang pagto-toothbrush? Okay? Again, ang dami bacteria sa bibig. Paano ka mag-toothbrush? Ayan, parang lipstick yan. Okay, pag nagto-toothbrush, the usual pagto-toothbrush, pero ang gusto ko i-point out, kailangan kuskusin nyo yung dila nyo. Ikaw ba sini... ang dila, oo, ganyan, no? I-scrape nyo yung dila nyo. Tip, yung likod ng toothbrush nyo, may scraper yun. Baliktarin nyo yung ipangkayod nyo sa dila nyo. Kasi lahat ng pagkain, di ba, dumadaan sa, ano, hi Edmark, okay, dumadaan sa, ano, sa bibig. So, yung mga bacteria, di ba, yung pagkain nga, iwanan mo ng matagal na papanis. Hindi nga.
Okay, totoo yun. Di ba yung pagkain nga, iwanan mo ng ilang days, napapanis? Okay, o, di ba? So, kapag yung ibang pagkain tira-tira, yung residue ng pagkain, naiwan sa dila, tas nandyan lang, tas lahat ng yung bacteria nandun, lahat ng kinakain natin doon dumadaan, nako, o, di ba? Makakain din natin yun. So, i-brush ang dila. Paano i-brush ang dila? Ganon. Okay. Ganon. Tapos, saka mag-gargle. Oo, saka mag-gargle. Tapos, mag-floss na rin ng ngipin. Ha? Kailangan mag-floss kasi may nasisingit-singit din ng bacteria sa mga ngipin. Saka, talaga mag-toothbrush ng mabuti. And then, yung mga bad breath, ibang usapan na yan. Pero ang mapapapayo ko, mura lang naman yung mint leaves. Mint leaves, mag-ano kayo? Mag-nguya kayo ng mint leaves. Meron sa grocery, mag-nguya kayo noon. Every day, okay? Pampaganda at pampapatay din ng bacteria. Tsaka yung lemon. Lemon kasi nakakapatay. Yung balat ng lemon, yung kulay yellow na lemon, nguyain nyo yun kasi, although ibang topic to, tip na rin. Pero importante kasi yung maganda yung hininga mo. Kasi ako... Right, okay. Kasi ako, to be honest, merong actor before na na-meet ko, hindi ko siya ma-hire kasi ang baho ng hininga. Okay? So, importante, wala kang bad breath. Okay, Mai Hilvano, Happy New Year, darling. Uy, si Jose, oh, bahala kayo, no, ko mo. Leader namin yan sa Urban Hope, samahan ng mga hip-hop. Okay, ngayon, oh, sige, hindi kita. Hip-hop, yes. Okay, so yun, ah, ang tamang pag-toothbrush, kailangan talaga siya makita, eh. Oh, galaw yung tenga ko, nandyan yung bertud ko. Okay? Yan, nandyan yung agimat ko. Okay. Next, so yun ang tamang pagto-toothbrush. Remember, a healthy mouth, a healthy body. Yes, okay. Number 3, the poop. Naku, ano yung poop? Alam yung poop? Alam yung poop? Uwe, ano yung poop? Oh, hindi mo pala alam eh. Jebs. Jebs, okay. Kailangan mag-poop ka every day, every morning. Okay, marami sa atin ang hindi sanay makapag-poop. Ang sabi ng nanay ko, dapat daw ganito yung poop po, kung gaano kahaba, kunyari, mula dito hanggang sa siko, ganyan kahaba, at ako na-achieve ko yun. I'm proud to say. May mga technique dyan. Una muna, before ako, nung na-diagnose ako ng cancer, akin na ate, alam mo Glenn, sabi niya, nakikita ang pait ng arms mo, pero ang laki ng chan mo, bloated ka. So siguro hindi ako nakaka-poop na mabuti. So kailangan mag-poop tayo. Ako regular na yan ngayon. At hindi na ako umiinom ng prune juice kasi sobrang tamis. Ang ginagawa ko, marami talagang mga fiber the whole day, tapos water. Okay? Umaga pa lang, naka-water na ako. Kapag gagabi, ang hinapunan mo lang gulay, malaking posibilidad. The next morning. Ano ka? Totoo yun. Nangyayari yun sa tunay na buhay. Nangyayari nga yun sa akin eh. Oo, ganun ang nangyayari sa akin. So, kailangan mag-poop kayo twice a day. Okay? Meron akong technique na ituturo. Kung nahihirapan kayo mag-poop, pero kailangan ha, marami kayong fiber, marami kayong gulay-gulay. At iinom kayo ng maraming tubig. 8 glasses lang naman, okay? 2 glasses bawat inom. Huwag ka magulo. Meron tayong technique dyan. Kunyari, ito yung, ikaw nga, ako na nga lang, yung puson. Kunyari, ito yung puson nyo, ha? Huwag yung dibdib, ha? Kunyari, ito yung puson. O, i-massage nyo ganyan. Kunyari, puson yan, ha? Wow, Burnett! Ate Burnett! Okay. Okay, kunyari, puson nyo na. Okay. Yung madami yung puson ko kasi nakaupo ako. Aray ka, yung listahan ko na wala. Okay. So, igaganyan yung puson, o. Ganyan, ganyan. Habang nakaupo kayo sa Great White Throne. Sa akin clockwise at effective yun sa akin. Tsaka ano, ang pag-poop ay parang pag-ibig. You have to give it time, you have to make time for it, huwag mamadaliin, diba? Oh, diba? Ikaw ba nagpo-poop ka everyday? Nagjujebs ka everyday? Uwe, gano'n ka dalas? Ay hindi, ilang beses? Dapat dalawa at least, okay? So apat? Ano ba mong pinagkakakain mo? Ba't apat? Pero okay yun ha. Okay, tsaka merong diameter yun dapat ka. Alam niyo kung bakit? Meron kasi hung namatay dati. Nung inopera siya, nung inotopsy, nakuha sa kanya. Ano ba yun? Siguro malaking tao siya. Yeah. 50 pounds yata na jebs. Oh my gosh! Yeah. So yung pagkataon niya, malaking porsyento ng pagkataon niya, hindi na tao, jebs na. So kailangan jumebs kayo ng mabuti. Sabi mo, jebs. Ang proper way of saying that is poop. Poop. Sabi mo, poop. P-O-O-P. Poop.
So, kailangan makapoop ka at least twice a day. Wag mong kilitin, baka mapitaw ako yung phone. Wag mo galawin, kilit-kilit! Kilit niya, no, Sarah Grace? Ay! Wag, kahinaan ko yan. Okay, wag ka malikot. Wag! Mabibitawan ko yung phone. Kailangan mo maging master pooper. O, ganito ka. Master pooper. O, yan. Okay? So, mag-poop twice a day. Okay? Next, step number 4. Kung may tanong kayo, PM nyo lang, ha? Hi, Annalisa. Okay. By the way, si Ate Burnett nga pala ay cancer survivor. Principal yan ng school. Hi, Ray. Hello. Okay, next. Importante. Okay, number 4 na tip. Yung wee-wee. Sabi mo, wee-wee. Wee-wee. Okay, kailangan yung wee-wee nyo, iti-check nyo kung anong kulay. Hindi pwede yan, golden yellow na yung wee-wee nyo. That means you are so dehydrated. Kailangan inom kayo ng maraming tubig. Ako minsan, pag nasa restaurant ako, sinasabi ko, umorder na ako, wag nyo munang, nag-wee-wee ako bago kumain. Tinitingnan ko. Sinasabi ko minsan, pag sobrang dilaw, dapat hindi nangyayari yon. Huwag nyo muna i-prepare yung pagkain ko, papababain ko lang yung ininom kong tubig. So, give it, pag inom mo, after mga 10 minutes, saka kakumain ulit. Okay, kailangan chichekin nyo pag nag-wee-wee kayo kasi you have to understand, you have to know your body. Ang problema sa atin ngayon, because of the internet, ang dami nating kilalang tao, ang dami nating ini-stalk sa Facebook. Sarili nating wee-wee, hindi nga natin alam kulay. Diba? Ang dami na nating kinilala, sarili mong katawan, hindi mo maintindihan. Tsaka so, sugat. O, yung sugat, titingnan pag-asugat. By the way, yung sugat na yan, sign, minsan sign yan na mababa ang immune system mo pag nagkaroon ng infection. Okay, so yung wiwi, halos dapat clear dapat yung wiwi mo. Ako na-achieve ko yan eh. Parang wala, uy, nag-wiwi ba? Diba? Yan. Okay, so dapat yung wiwi mo sobrang clear. Ikaw, anong kulay ng wiwi mo? Red. What? Nakakatakot naman yun. Joke lang yun. Di yun totoo. Ano yung horror movie? Pero pagka ganun, sabi mo sa mama mo, ha? Mama, malay mo talaga. Kumain ka nung dragon fruit. Nangyari yun sa akin eh. Ang humbling. Dragon fruit. Kasi kain ka nung kanang-kain dun dragon fruit. Nakakapula talaga yun ng, hindi, ng Jebs. O tsaka misa ng Wiwi yata. Okay? Ng urine. You have to understand your body. Uy, huwag ka spit ng spit dyan. Hindi ginagawa ng mga sosyal. Charot. Okay, game. Yung wee-wee nyo, anong kulay? May level yung wee-wee nyo. Okay ka lang? Isipon eh, oh. Ano ba yan? May lagnat ako. Ka! Huwag ka tumabi sa akin. May lagnat ka. Wala, may lagnat ka? Wala kang lagnat. Alam ko yung may lagnat. Eh, kung... Nakakatawa to. Okay, game. Okay, urine ha, number 4. Okay, next, number... Wag, I'm not kidding. I'm not. Uy, masakit na yon. Hindi na yun funny. Okay, number... Ay, nako, bababa na ako. Okay, number 5. Makulit si Sarah Grace. O, dyan ka lang ha. Number 5. Smoothie. Okay, yung smoothie, malamang maalala ko pa yung formula. Ayun siya, ayun siya. Pag-isa na siya. Ako ulit. Alis ka na. Bye-bye. Ay, iniwan yung bike. Okay, yung smoothie po, yung recipe na ginagamit ko, ay bigay ng isang cancer survivor. Cancer warrior siya actually. 7 years na siyang stage 4 cancer. Pero buhay na buhay. Principal pa siya ng isang school. Si Ate Annalyn. Si Ate Annalyn Arlene Lipata. Okay, ang recipe nito ay cucumber, carrots, tapos celery, spinach, tapos sugar beets, at lagyan nyo ng fruit. Okay, any fruit. I would suggest banana kasi pampatamis yun, tsaka mabango ang resulta. Okay, so yun, smoothie. Number 6 na tip natin, gulay talaga. Kumain talaga kayo ng gulay. Again, we're doing all these things, we're talking about this. Ang death, call yan ni God eh. Hindi natin hawak, pero kakainin natin to at gagawin natin lahat ng mga healthy things na pwede natin gawin. To keep ourselves healthy and strong para maka-function tayong mabuti na walang interruptions dahil nagkasakit. Okay, so kailangan, because this is the temple of the Holy Spirit, we have to keep it healthy, our bodies. Okay, so it's one thing that we have to focus on this year, our health. Please learn from my mistakes.
yung katawan natin, kailangan natin maunawaan. Huwag yung kinilala mo na buong pagkatao, buong angkan ng crush mo, pero sarili mong katawan hindi mo naintindihan. Okay? So yung smoothie ganon, meron pang isang formula. Lemon, 3 slices of lemon in the morning, tapos lagay mo yun sa hot water, yun yung inumin mo. After drinking, 2 glasses of water na walang halo. Okay? So sa umaga pa lang, naka 3 glasses ka na. Okay, pero ang bilangan doon sa 8 glasses of water, yung clear water talaga, walang halong anything. Alright? Okay, so yun ang number 5 na tip pala natin. Okay, yung number 6 na tip natin, gulay, parang rumamble tayo. Okay, yung 5, smoothie at lemon drink. Okay, at yung 6, vegetables. Talagang kailangan mag-vegetables tayo. Maraming gulay. Pwede nyo namang gawing substitute sa rice ang vegetables. Pero ako minsan pag nangihina na ako, kumakain ako ng blended rice. Okay, so gulay-gulay. At meron akong tambayan ngayon sa Galleria, yung Go Salad, ang mura lang ng salad nila doon. Ang problema kasi minsan sa mga nagtitinda ng salad, 350 isang bowl, eh sino pa kakain yan? Samantalang yung food court, ang dami-daming fast food, mura lang. Pero itong Go Salad, 150, meron ka ng malaking salad bowl at galing yung sa sarili nilang farm. Yung lupa mismo doon sa farm nila, inaalagaan nila para may nutrients. Oh, wag mangingilite ah! Hindi yun maganda. Wag mangingilite. Okay? Okay, so number 6 ay veggies. Number 7, exercise. Ako, I need to exercise talaga. At least 3 times a week. Exercise, walking, brisk walking. Ako kailangan because I need to protect my bones. And the other day, tinatry ko na mag-jumping. Pero dahan-dahan kasi yung knees ko baka mabigla. Okay? Exercise, very important. And get free vitamin D, sunlight, in the morning. Meron yan. Okay, tip number 8. Okay? Vitamins. Tip number 8 natin, mag-vitamins. Magtanong ka sa doktor. Importante meron kang, depende sa age mo, pero marami ka dapat vitamin C. Tapos, meron kami mga kasamahan, talagang 4,000 milligrams ng vitamin C every day. Ako, hindi ko pa ma-achieve yun eh. Minsan, nakaka 2,000 lang ako eh. Hindi pa ako tapos magtrabaho, diyan ka lang. Okay, so vitamin C, and then make sure that you drink a lot of water ha, kasi pag marami kang pinapasok na gamot sa katawan mo, vitamins, baka naman tamaan yung kidney. So drink water, okay? Kasi ano yan eh, parang buhay yan eh, ang mga toxins na pupasok sa katawan or chemicals or gamot, ano pa man yan, para din yung emotions eh, di ba? Masa magkakaroon ng negative emotion, kailangan mo ilabas at ilabas yan, kailangan mong huminga. So, ganun din. Pag mag-vitamins or kaano magkakainin mo, kailangan malabas lahat yan, except for the nutrients. So, drink plenty of water. Okay? Ay, hindi na funny. Hindi na funny. Okay? I thank God, wala ko anak. Ito yung mga pagkakataong salamat sa Diyos, wala ko anak. Oh, hindi na funny. Ay, hindi na kita isasama. Nawiwiwi ka? Doon ka sa CR. Doon. Hindi na kita sasamahan. Okay, alayo uni. Bye-bye. Nagpasalamat sa Diyos, wala ako. Okay, minsan gusto ko may baby. Pero pag, nagla-live. Okay, wag muna. Okay, sige. So, yun yung, yung number 8 natin. Vitamins. Okay. Number 9, importante to, tulog. Ay, tulog, pinagdedebatehan. Sabi ng iba, okay na sa kanila ang ganito. 3 hours, 4 hours, 5 hours ako, hindi ako go dyan. 7 to 10 hours. 7 to 10 hours talaga. Okay? Alam ko, marami tayong priorities. Sabi ni Steve Harvey, pag daw tulog ka ng mga ganong kahabang oras, ang stock market, bukas na, marami ka nang na-miss. Okay, sige. Wala tayong magagawa dun. Pero, I am a cancer survivor. Importante ang tulog. 7 to 10 hours. Ako, no matter how hard I try, nagigising talaga ako after 7 hours. Okay, binubuo ko yun. And I have friends, especially the ones closest to me. Pagkausap ko, tinatanong talaga kung ilang oras yung tinulog ko. And I don't mind, okay? So, 7 to 10 hours of sleep. At kasi may healing powers yan. At ang healing powers, usually, kumakarga yan on the 6th hour of deep sleep. No, kung yung pang-anim na oras, yun yung matindi. Okay, so, ano ba yung tamang oras ng pagtulog sa gabi? Ito ang sabi, ha? Pero syempre, iba-iba schedule natin sa buhay. Ang sabi, 9 o'clock. Sabi ng isang doktor na napanood ko recently, 9 o'clock dapat tulog ka na. Kasi yung parang healing powers para ma-maximize mo yung healing benefits of sleep, kailangan 9 o'clock tulog ka na kasi kumakarga na yan ng mga 10. Yan. Tapos,
ang epekto pa ng tulog nito, ito ang the best pa rin, number one, pag-detoxify sa stress mula sa katawan natin. Okay? Marami nangyayari sa katawan while we are sleeping. Yun ang miracle na binigay din ni God. Libre ang matulog, tapos marami nangyayari na nakaka-benefit sa katawan natin. Okay? So, matulog po. Try if you can sleep 7 to 10 hours. Ako 7, nagigising na talaga ako. Okay? Basta matulog lang po kayo. At kung pwede, sana, no? Kaya ako, happy ako sa trabaho ko ngayon. Oh, hello Gina De Paz. Hi Jacqueline. Hi Rossville. Okay, happy ako sa trabaho ko ngayon kasi hindi ko kailangan mag-alarm. Eh, kasi baka nakakasakit din sa puso pag biglang nag-alarm ka. Ako ayoko. I work at home. I'll wake up kung kailan ko gustong magising, kung kailan ako ginising ni God, doon lang ako gigising. Okay? And that's one of the reasons why I'm thankful din na wala akong husband, wala akong mga anak kasi ako lang mag-isa sa house. And then, kung kailan ko gustong gumising, gigising ako. Yun lang. Dahil wala akong pagkagabi po, late na, gising pa rin ako. So, hindi naman yung disadvantage. Okay? So, kailangan ko disiplinahin mabuti yung sarili ko. Kasi wala rin namang ibang magmamonitor sa akin, kundi ako. Okay? So, tulog is very, very important. Libre po ang matulog. And, alam ko may mga trabaho nagpupuyat. Dumaan din ako dyan. Nag-DJ ako ng graveyard shift. Dito, sa 93.9 WKC graveyard shift. Pero matagal na po yun. Bata pa ako noon, kaya pa yun ang katawan ko. Ngayon, hindi na yun pwede sa akin. So, and thankful naman ako sa Diyos kasi I'm in a situation na pwede akong magtrabaho sa bahay. I communicate even, you know, while in bed. Tapos nakapadrama lang. Kaya kong mag-communicate sa mga clients and kumikita na po tayo. Salamat po sa open doors na binibigay ni God kasi hindi ko na talaga kaya yung one studio to another studio to another studio. Hindi ko na yung kaya. Siguro kung 20 ako kaya kong gawin yan. But after everything that I've been through, lahat ng dinaanan ng katawan ko, physically, emotionally, and psychologically, medyo hindi ko na yan pwedeng karirin. Psychologically, medyo lumalabon pa talaga. I can still organize complicated events and mga complicated transactions. Pero nakahiga, nakapadrama sa bahay, okay? Alright, so tulog, very, very, very important. Kaya iyon po yung isang kinakareer ko ngayon, yung lifestyle, kasi business na yung ginagawa ko. Gusto kong madanas yung nasa ibang lugar, kunyari, nasa dagat for my ocean therapy, pero nakakapagtrabaho pa rin, and may pumapasok pa rin pong mga blessings, na mga financial blessings, kasi nagtatrabaho pa rin po tayo. Ako, ang belief ko kasi, I don't work hard, I work smart. You know, that's one thing I'm teaching my nephews now. Don't work hard, work smart. So, strategy po yan. Okay? Alright. So, number 10. Ito yung huling bagay na importante sa mga tips natin ngayon. Nalagay ko lang dito, tumawa. Importante po. Pero ang pinaka-ano is, be happy. Kung ang be happy po, like kahapon umiyak ako sa ospital na stress ako, sinigurado kong happy ako after. Kumain ako ng gusto kong salad at bumili ako ng damit na maganda. Sa halagang 150, meron ako magandang dress. Okay, kasi meron dun ako nakitang nagtitinda ng mga overruns ng mga dress. So, siniguro kong magiging masaya ako. Importante ang happiness sa health ng tao. And if happiness for you means watching a funny movie, do it, okay? Ako, meron sa dubbing mga nakakatawang mga kasama ko. Gustong-gusto ko silang kasama sa studio. Lalo si Maynard kasi sobrang nakakatawa siya. Tsaka si Rafi, tsaka si Baldo. Komedyante talaga sila. Hi, Mary Jane! Okay, yan, friend ko yan sa WKC pa. Anyway, as I was saying, kung ano yung idea mo ng fun, do it. Kung gusto mong mamasyal sa beach, ako yun, isa sa mga ginagawa ko. Gawin mo yon. Kung gusto mo mag-travel, like ako, aalis ako mamaya, pupunta ako ng, mamumundok ako mag-isa, may pinupuntahan ako, nakabook na ako doon, last week pa, kalimutan ko dapat pala kahapon ako nagpunta. Okay, doon muna ako magpapahinga, clear my head, and I need to pray to God for 2 upcoming projects, yung film showing natin on January 18th, saka yung book na ilo-launch ko. So, I need to be alone with nature and with my God. So, importante po yun, be happy. And kasama po sa being happy ay ang pagbablock sa mga taong walang kwenta at mga walang silbi sa buhay natin na walang ibang ginawa kundi drama. I have to be very blunt about this. I have to be very, una lang blunt, honest about this kasi sa kultura natin, masyadong dikit-dikit yung mga buhay natin. Okay, hindi katulad sa Amerika, kanya-kanya. Dikit-dikit. So, minsan kailangan po talaga nating dumistansya sa mga taong hindi nakakatulong sa life natin at sa mga sitwasyon na alam natin hindi healthy. Nag-iisa ka lang.
sa mundo, kailangan alagaan mo na yung sarili mo. Okay? So, be happy. Tumawa, mamasyal, may mga murang pasyalan, may mga murang bagay na makakapagpasaya sa atin, at kumain ng gusto mong pagkain. Ako, gulay, yun na yung trip ko ngayon. Just be happy kasi pagka masaya ka, alaki po ang contribution nito sa health natin. May kilala po ako, panay ang kain ng gulay, 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 gulay. Hindi na siya masaya sa buhay. Ayun, patay na. Diba? So, kailangan po alam din natin yon. Be happy. Okay? Sa mga late po nag-tune in, babasahin ko po isa-isa yung mga binigay kong tips to be healthy, kakaibang tips for 2020. Kung gusto niyo mapanood, balikan niyo po itong video and feel free to share this, okay? Number one, mag-swish. Okay, mag-gargle ng virgin coconut oil in the morning, mga 10 to 20 minutes. Number two, mag-toothbrush ng maayos. Toothbrush, tapos linisin, i-brush din yung dila or scrape yung dila. Either using the toothbrush or the back of the toothbrush, meron doon pang scrape ng dila natin. Number three, mag-poop at least twice a day. Yung poop ninyo, sukatin nyo, dapat hanggang siko, mula sa dulo ng daliri nyo sa kamay hanggang siko, sana mga ganong kahaba. Pwede yung ma-achieve, na-achieve ko yan every day. Okay, and number four, i-check yung urine. Kailangan halos colorless yung urine natin. Hindi pwedeng golden yellow, that means you are so dehydrated. You have to drink water. And kung pwede po, pag ito, naglalakad-lakad kayo, mapapagod, inom kagad ng tubig. Two glasses of water tuwing inom. Tapos, ano po yan? Siguro kahit mga 8 glasses every day. Na colorless water ha, flavorless, tasteless. Yung water lang. Hindi kasama dun yung lemonade kasi liquid yun. Pero hindi yung water. Lemonade yun. Okay? Number 5, yung smoothie. Okay? Yung recipe, na-share ko na po yun many times. Balikan nyo itong video, makikita nyo po yung recipe. Or lemon drink. Hot lemon drink in the morning. Number 6, vegetables, kumain ng gulay, lettuce, ano pa ba? Nako, fresh eh. Hindi ako mahilig sa lutong gulay masyado. Pero pinapakain ako ng ampalaya ngayon. Cucumber, mga ganon, carrots, celery, yun, kumain kayo nun. Marami, marami. YouTube, marami pong mga information sa YouTube. Number 7, mag-exercise. It's very, very important to protect your bones. At may free vitamin D po sa labas, sa umaga. Libre po yun. Di kailangan ng ID. Okay? Okay, number 7. Number 8, mag-vitamins. Tanungin po sa doktor kung ano mga bitamina na bagay sa inyo, mga food supplement. Oh, by the way, I forgot, nagba-barley po ako every morning. Tsaka actually twice a day yung barley ko. Okay, so barley drink. Ayan, in-order ko pa yan. Okay, and then number 8 yun. Number 9 ay matulog. Okay, 7 to 10 hours every night. Kasi po, merong healing powers, merong healing benefits na nakukuha sa tulog at yun ay kumakarga, especially on the 6th hour. Okay? Hi Romel, si Romel po, ano yan, alam ko, officer na to sa, ano eh, sa army eh. Hi Romel, nakaka-bless health tips mo sis. Si Ma'am Linda, who is also battling multiple myeloma, cancer, and bedridden, is listening. Thanks for boosting her morale. Hi Tita, hope to meet you soon. Hi Romel. Si Romel, ano yan, schoolmate ko yan, soldier ko yan. Kwento lang sa soldiers, army, taga Air Force. Tapos sa salbay ko, bisa nag-usap kami ni Romel. Ang tanong ko kay Romel, Romel, nakapatay ka na ba? Love you, bro. Oh, joke lang. Okay, hi, thank you so much for watching. Okay, and then, yun, so, nasa na tayo? Tulog, no, importante. Try po natin ma-achieve 9 p.m. nakahiga na ako. Kagabi na effort ko. Pero binibilang ko lagi. Nabumilay kong relo kasi binibilang ko yung oras ng tulog ko. 9 p.m. sana nakahiga na tayo. Or tulog na. Okay? Alright. So, maganda 7 to 10 hours of sleep. Okay? Take it from me. Matuto kayo sa pagkakamali ng magandang babaeng ito. Okay. Number 10, tumawa, magsaya. Okay? Mag-enjoy sa buhay na mura lang naman. Kasi ako, pag malaki gastos ko, nasa-stress din ako. Kaya matipid po talaga ako sa maraming bagay. Okay? Simple lang po ang buhay at pwedeng maging masaya kahit hindi masyadong magastos. Okay? So, yun po ang mga tips natin. Okay. So, ngayon, dahil nasa last part na tayo ng video na to, meron lang akong dalawang announcement. I'd like to invite everyone. Okay? Meron akong dalawang librong sinulat. Dalawa. Unahin natin. Yung pink book ay on managing chemotherapy. Ito yung pinaka-main book. Pink book ang tawag nito. Managing chemotherapy side effects
physically, emotionally, psychologically, spiritually in one book. Ito po ay mabibili online, ilo-launch po mga March. Pag-pray nyo po yan, so pwede po yung mabili gamit ang credit card or by bank deposit. Ilo-launch po yung pink book sa March. E-book po yan at pwedeng mabasa sa mga cellphones, okay? Ilo-launch po yan sa March. Ang pink book na yan, kung may kakilala po kayo na cancer patients na nagki-chemotherapy ngayon at hirap na hirap sa nahahanap na anong gagawin dito pag nagsuka, sumakit ang ulo, bla bla bla, nandun po sa pink book, mabibili yun sa March. Pero bago yon, meron po akong pinamimigay na libre. Ito yung blue book. All you need to do is PM me or ilagay nyo rito sa thread na to ang inyong email address. Diyan nyo na po lagay yung email address para madali kong mahanap. Libre po yung blue book, pero mga papamigay natin yon sa, baka sa February, okay? Bago yung pink book, okay? Yung blue book na yon ay compilation ng mga kwento ko na sinulat ko while I was on chemo kasi yun yung pinaka-therapy ko. At sana may mga tips din doon, sana po makatunis, sigurado makakatulong yun sa inyo. Okay? And also one more thing. Meron po tayong film showing ng Owl Butterfly. Ang Owl Butterfly po, yung pelikula natin on child sexual abuse. At ako po ang sumulat nito. At isa po ako sa mga producers. Okay, it's under Anastasia Film Productions. Ito ipapalabas sa January 18 sa Tanghalang Pasigueño, alas 8 ng umaga. Ito pong Tanghalang Pasigueño ay katabi ng munisipyo ni Mayor Vico. Okay, so sana dumating si Mayor Vico. Alright, ito po ay in partnership with the Lani Cacipe Learning Center. At kailangan po natin mapanood ang pelikulang ito. Alam nyo kung bakit, ha? Ayaw natin. Una, hindi ho bastos ang pelikulang ito. May nanood na nga ang bata eh. At ganito po, ang mga rapists ngayon, social na, naka-app na. Naka-app, naghahanap sila ng marirape sa app. Saan? Sa pamamagitan ng U version of the Bible. Ah, grabe, naka-app. Kaya dapat po, napanood natin ang Owl Butterfly kasi I'll talk about this after the film. Marami na kayong matututunan. Biruin nyo naman, binasa ko dyan mga 5 to 6 books. Tapos, base doon sa 88,000 real cases of sexual abuse. Tapos, may mga interview pa. More than a dozen interviews with actual rape survivors. Tons of rape confessions. And then, years of experience living with rape survivors. Mga 10 years to 15 years. Tapos, chinek po yan ng psychiatrist, ng rape psychotherapist. Talagang matindi ang Owl Butterfly. Kaya magandang mapanood po natin kasi baka na nauungusan na tayo masyado ng mga rapist. Hi, Annalisa! Okay. Now, thanks sa mga tips. Okay. You're welcome, darling. Alright. Jacqueline likes the blue book. Okay, go, Jackie. Bibiyak, ikaw pa. Hindi kita makakalimutan, day. Oo, sige. Si Mary Jane, manonood daw sila ng Owl Butterfly. Si Jay, nakapanood na yan. Manonood ulit. Manood po kayo ng Owl Butterfly kasi lamang na sa atin ang mga rapist. Sa lahat po ng manonood nito ng mga conservative religious leader, huwag po kayo magalala. Hindi po kayo madedefraud, hindi po kayo maharas sa pelikulang ito. Tayo po ay matututo at makikita natin itong dinadanas ng mga tao na yung iba dyan na sa church natin. Hayaan po natin na matuto tayo kung ano po, makita natin kung ano yung pinagdadaanan ng mga batang na rape at paano natin sila matutulungan. Kasi saan po naman yan tatakbo, di ba sa atin din? So mabuti, equipped na tayo. At ako po ang nagsulat ng pelikula, disente po yan, wag po kayo matakot. Ako po, bago ko sinulat yan, nag-aral po ako sa Bible Seminary ng 6 na taon. So safe na safe po kayo, kahit nga po mga 3 years old, nakakapanood yan, 4 years old eh. Kaya kung kinaya nila, kaya nyo rin po yan. At napakaganda po ng pelikula. Nagtatalunan po ang mga bata. Okay? Kapag napapanood dyan yung mga teenagers, sobrang ganda at sobrang kilig. Okay, sumunod po kayo. Owl Butterfly, January 18, 8 a.m. sa Tanghalang Pasigueño. Ang ticket po ay mabibili. Okay, i-order po nyo yung ticket. Kailan po ay magsabi kayo in advance ilang tickets ang bibilin nyo. And then, ang bayad po ay sa BDO or BPI, okay? Naka-announce po sa mga post ko, hanapin nyo lang yung bank account ni Charlene sa BPI at ng Anastasia sa BDO. You have to reserve your tickets in advance. At paano mag-reserve? Kailan po ay bayaran muna natin sa banko kasi walang ticket selling doon sa theater, okay? So, 250 po yung tickets. Napakaganda po ng
ng magiging experience, no? Marami kayong matututunan. Ako na po ang nag-research para sa inyo. It's all in the film and in my talk after. Okay? So, ay, si Ate, Ate Rosa. Okay, isa yan sa pinakamababait na counselor sa buong Pilipinas. Okay? At kasama po namin yan sa International Graduate School of Leadership. Isa po yan sa mga counselors ko. Okay? Ate, tagi ako, salamat. Oo, Day. Oh, hatagman kita ng ng blue book. Oh, marunong pa ako magwaray. Oh, hahatagan man kita ng, sabi niya, Ate, tagi ako. That's she's speaking to me in waray noon. Okay, waray kasi kami. So, yung mga natitira ko pang waray, naalala ko pa. Okay, hatagan man kita. Okay, huwag kang mag-alala, Day. Oh, lagay mo lang diyan itano. Email address ni mo. Ayan. Nakapagwaray akong konti. Alright, okay, so everyone, I have to take my walk now kasi si Diva mama na sa bahay na. Thank you so much for watching and feel free to share these 10 tips to be healthy in 2020. Okay, God bless you all. Maraming salamat. Stay healthy, stay happy, at Lord, thank you po sa buhay na meron kami ngayon. God bless you. Don't forget, I'll Butterfly, January 18. Bye-bye. Oh, by the way, I'll Butterfly directed by my sister, Blessa Escuadro Zarate and June Zarate. God bless you. Bye-bye.